Hindi mo pinili sa kanilang dalawa kung sino ang ibig mong maging asawa. Wala pa akong nagugustuhan sa kanila, mahal kong ama. Pabayaanin niyo kung makapag-isip-isip. Pasiyan kung sino ang pipiliin mo, si Ribo o si Kalo. Eh, paano? Takaw pa, hindi ko tinitubok ang kanilang puso. Saan pambahay ng pinunong Taruma? Baybayin ninyo yung Pampang! Hanggang sa matanaw ninyo yung mga kabahayan doon sa kabilang ibayo! Salamat!
Alam niya, sa pakabigyan niya sa inyong mataba, nahulog tuloy sa tubig. Ganong kakisip na lalaki ang gusto ko. Ano? Ang taba-taba nun. Abahin niyo. Yung isa. Taga saan kaya sila? Kami po ay tiga sa Mao. Ang sadya po namin ay upang ipabatid ang paanyaya ng aking ama si Wambo. Ah, ikaw pala ang anak ng balitang mandirigmang si Wambo. Kayo na pong bahala magpamanhin. Sakit po niya yan. Ah, ganon. Tungkol sa anong bagay ang kanyang payaya? Iyan po ang hindi ko nalalaman. Kailan? Sa ikalimang sikat ng araw mula ngayon. Sabihin mo sa iyong ama na ako'y darating. Aloha. 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 Siya rito. Baka inasikaso pa ang ating pagkain. Walang kasing ligaya dito sa Samoa. Kung magdaos ng piging, puso mo'y magagalak. Sasabay na payindak, nasayaw na pangaling. Anong ligaya ng bawat puso pag mayroong kasayahan? Pagkat lahat ay nakakaisa sa pag-aalay ng kakayahan. Walang kasing ligaya dito sa Samoa. Kung magdaos ng piging, puso mo'y magagalak. Sasabay na pagindak, sasayaw na pangaling. Eya, 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 eya. Anong ligaya ng bawat puso pag mayroong kasayahan? Pagkat lahat ay nagkakaisa sa pag-aalay ng kakayahan. Eya, 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 eya. Hey!
Ayan na siya. Nakita mo na? Di napansin din tayo. Magpaboy tayo. Wag. Sabihan mo na kausap kami. Wala ng pag-asa. Patay na siya. Kameha, ikinalulungkot ko ang nangyari. Kung hindi dahil sa inyong kagawa na hindi malulunod ang kaibigan ko. Mapapatawad mo ba kami? Ang inyong nagawa ay walang kapatawaran. Ano pa ang magagawa natin ngayon? Patay na siya. Patawarin mo na ako. Kanoye, kaibigan kong Kanoye. Nakikiramay ako sa iyo. Huwag ka nang umiyak. 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 Ay! Karyar! Hindi ka pala nalunod ah! Eh, hindi nga. Ba't mo kami niloko? Mali bang malaman ko kung ba't mo ginawa yon? Ah! Una, upang ikaw'y lumapit sa akin. Pangalawa, upang si Leilani lumapit kay Kameha. Bakit? Umiibig ba si Kameha kay Leilani? Oo, oh, yan nga aming pinunta rito eh. Ganon pala eh. Bakit hindi siya magsalita? Yun din ang hinihintay ni Leilani. Siya nga? Oo. Kung sarap ano. Eh, ano ngayon? Ayon dalawa naman. Ayoko nga. Laklakin yan tiyan mo. Ano bang ginagawa mo? Nagpapalit ng tiyan. Bakit? Malaking abala sa pag-ibig. Sa pag-ibig? Oo. Maalala ko nga pala, ang sabi ng mahal kong si Leah, na iniibig ka daw ni Leilani. Hindi lang niya masabi dahil nahihiya sa'yo. Ano? Ulitin mo nga? Ang sabi ni Leilani, iniibig ka daw ni Leah. Hindi lang masabi dahil sa nahihiya sa'yo. Iniibig ako ni Leah. Oo. At, ha? Sino may sabi sa'yo? Kasasabi mo lang, iniibig ako ni Leah. Hindi maaari yon. Ang sinabi ko sa'yo, iniibig ka ni Leilani na pinasasabi ni Leah. Oo, oh, niloloko ka lamang nyo sapagkat niloko natin sila nung naglunod-lunuran ka. Aba, hindi ma... Leilani! Ano yun? Ayan, ginawa ko para sa'yo. Baka dumating sila eh. Salamat. Iku, alam mo Leilani? Iniibig ka pala ni Kameha. Oh, sino may sabi sa'yo? Si Taba! At talaga pala nang pinagkasunduan nila ang gawang lunod-lunuran. Ah, ganon, ha? Oo. Paano naman ang ibig niya? Ako pa magtapat sa kanya. Bak, hindi naman marahil. Baka sinabi mo may pagtingin din ako sa kanya. Aba, hindi. Hindi ko sinabi. Ano ba naman ako? Madaldal? Hindi. 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 Bakit ang sabi mo, umiibig si Kameha kay Leilani? At ikaw, di ba sinabi mo rin na si Leilani may pagtingin kay Kameha? Tignan mo nga. Riva! Leilani! Bakit ba yung kalarang? Kanina pa kita hinihintay eh. Siya nga? Oh, akala ko ba eh. Anong ginagawa niyo dito? Ewan ko. Ganun ba siya? Leilani,
sa buong buhay ko'y ngayon lamang naligayahan ang aking puso. Totoo ba? Totoong totoong totoo. Nakakatuwa ka, Ribo. Masama ang nangyari. Sabi ko na nga sa'yo eh. Ayun, umuwi ka na eh. Pagsidyo ka na. Ito ka muna. Buhat ngayon, Leilani, ay pipilitin kong ihanda ang ating kinabukasan. Ano pa naman ang pinagsasabi mo? May ibang ka na ba? Uli. Sino ba hinihintay mo? Si Kameha na naman siguro, ano? Oo. Bakit ba ganyan na lang kalaki yung pagmamalasakit mo kay Kameha? Gusto ko na atang magselos, ha? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Nalalaman mo naman, buhat sa pagkabatay, magkaibigan na kami. Kumusta ang lakad mo? Huli na ako. Meron na siyang ibang iniibig. Paano mo nalaman? Kitang-kita ng dalawang mata ko. Napakabuti ng pagtingin niya doon sa isang lalaki. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tandaan mo, hanggang ang babae ay hindi pa kasal, malaya pa siyang umibig at pumili ng kanyang mamahalin. Anong ibig mo sabihin? Hindi pa natitiyak na ako nga yung iniibig? Yari ng akin pa siya sa bagay na yan. Ngunit, kailangan munang makasal si Kameha bago tayo pakasal. At kung hindi mapaibig ni Kameha yung babae, hindi sila makakasal. Paano naman ako? Ah, huwag ka mag-alala. Madali yan. Magpakamatay ka, tapos. Rika, ganito ang gagawin mo. Tingging makawiro at nang ikaw ang mahaba sa puso kong naghihira. Ang buhay kong ito sa libingan magtutungo, kung masasawi sa'yo, kung iyong lamang batid na puso ko ay di natatanaw, puso'y mapanglaw, di mapalagay sa bawat sandali, kahit nahihimlay ang pangarap ko'y ikaw. Kaya nga sa tuwin ay panalangin ko, sana'y di ka magbago. Pagkat sa sandali ako'y limutin mo, papanaw ang buhay ko. Ah. Ang galing ng palabas ninyo, ah. Abay. Ang akala ninyo siguro mauulo ninyo ako. Aba, hindi. Eh, ano ibig sabihin ng pagkukunwari ng pag-awit niya? Ah,
Kasi hindi siya marunong kumanta, kaya akong pinaawit niya. Para kanino? Kay Leah. Ah, ganon. Leilani! Naku, kawawa ka naman. Nasaktan ka ba? Nasaktan ka? Oh, wow! Oh! Leilani, patawarin mo ko. Ang kantang yun ay para sa'yo. Hindi. Para kay Leah yun. Tigilan na natin ang ating pagkukunwari. Sino magkukunwari? Sino pa kundi tayo? Batid ng puso mong iniibig mo ko. At ang akin naman ay gayon din sa'yo. Bayan mong ilagay ko sa ulo mo itong bulaklak na ito. Ayaw mong ilagay ko ito sa ulo mo? Diyan ka na. Anong ligaya ko, mahal ko? Ngayon din uuwi ako upang ipabatid sa aking ama ang ating pag-iibigan. Ah, ito pala lalaki sinasabi mong iniibig mo. At nagbabalak pa kayong pakasal. Hoy, lalaki. Dapat mong malamang bago mo sumakay sa dibdib ay kinakailangan makipagsukatan ka muna sa akin ng lakas. Yan ang kaugalian namin dito. Igagalang ko ang inyong kaugalian. Nakahanda ko ngayon din. Huwag ka may huwag! Huwag ka magalanan, Leilani. Hindi ko siya papatulan ngayon. Hihintayin ko ang pasya ng iyong ama kung kailan. At kung dumating ang araw na yan ay saka mo rin makikilala kung sino lalaking lalong karapat dapat sa iyo. Maganda ka mabuti. Hindi na kailangan. Ngayon din magsukatan tayo ng lakas. Huwag kang mainit. Darating din ang araw na yan. Kameha, baka mapahama ka. Siya ang pinakamabaksik na magdirigma ng aking ama. At wala pang tumatalo sa kanya. Huwag ka mag-alala, mahal ko. Kaya ko ipagtanggol ang aking sarili. Bukas na bukas ay dadaling ko dito ang aking ama upang makipag-usap sa iyong ama at nang maitakda na ang araw ng ating kasal. Magparaan muna tayo ng ilang sikat ng buwan. Bakit? May alinlangan ka pa ba sa akin? Wala. Mabuti na ang ganon at nang matiyak natin, buto na yung dalisay ang ating pagmamahalan. Nakita mo na? Di may alinlangan ka nga? Hindi. Mabuti nang ganon. Kahirap pa rin itong gawang umibig. Meron pang pasubok-subok. Eh, paano? Kung kailan lang naman tayo nagkakilala. Teka nga muna. Ako ba iniibig mo o hindi? Iniibig. Totoo? Oo. Alam mo, Maya, lagi ko nalang dinadalangin na sana'y mapasagot na ni Kameha ang kanyang nililigawan. Ang sa gayon, mapakasal na sila. Huwag kang mainit. Ayan, dumarating na sila. Malalaman din natin. Tili ata magandang balita. Bakit mo nalaman? Ayan, tingnan nagmamadali sila. Tara na, salabungan natin. Anong balita? Magaling. Tinanggap na ni Leilani ang aking pag-ibig. Ay, salamat. Eh, kailan naman ang kasal niyo? Wala pang takdang araw. Sabi niya magpalipas muna kami ng mga ilang sikat ng buwan. Bakit pa? Ibig daw niya mapatunayan kung tunay ang dalisay ang aming pagmamahalan. Ang tagal naman yun. Ang mabuti kami ha, magbalik ka bukas sa kanya. Sabihin mo, hindi ka makapag-aantay ng ganyang katagal. Mahirap yun. Baka siya magalit eh. Hindi. Kung talaga kanyang mahal, pagbibigyan kanya. Sige na kami ha. Alang-alang man lang sa akin. Yan yung susubukan ko bukas. Iba! Ang akala ko, hindi mo napapansinin ang pagpapatawag ko sa'yo. Maaari ba yun? Nalalaman mo namang hahamakin ko lahat alang-alang sa iyong kaligayahan, Leilani. Kung gayon ay hihilingin kong huwag mo na ipagpatuloy ang pakikipaglaban mo kay Kameha. Maaari ba?
hindi mo ako sagutin? Hindi ko malaman kung ano isasagot ko sa iyong kahilingan. Magiging kahiyahiya ako sa iyong ama. Hindi ba't sabi mo eh, hahamakin mo ang lahat? Alang-aling sa aking kaligayahan? Oo nga, ngunit... Sige na, Ribo. Pagbigyan mo na ako. Ha? Kameha! Bakit ka nagagalit? Hindi ko akalaing ganun pala kayong mga babae kung umibig. Bakit ka naman nagsalita ng ganyan? Oh, ano namang kasalanan nagawa ko? Tatanong mo pa. Anong ibig sabihin ng malambing na pagtingin mo kay Rebo? Lambing ba yun? Ano? Meron pang pahimas-himas ng mukha. Ngunit yun ay dahil din sa'yo. Pinakiusapan ko si Rebo na huwag na niya ipagpatuloy ang pakikipaglaban niya. Ang sabihin mo, hindi mo patiyak kung sino sa amin dalawang iniibig mo. Kaya pala hindi ka pumayag ng makasal tayo agad. Mauulol mo ba ako? Ngunit kami ha, ikaw ang tunay kong iniibig at iibigin hanggang sa huling tibok ng aking puso. Kung totoo yan sinabi mo, patunayan mo sa akin ngayon din. Bigyan mo ako ng isang halik. Kita rin tayo. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Kung pakakasal tayo agad. Nakahanda ako sa lahat ng oras. Ngunit, inaalala ko lamang ang pakipaglabang kay Rebo. Oh, Rebo na naman! Oh, kama! Rebo na, oh! Ipaayos mo kagad siya yung ama ating kasal. Huwag na, doon ka na kay Rebo! Kame, ha! Rebo ka kasi ng Rebo, eh! Binibiro lamang ito eh. Wala akong tutol sa pag-iisang dibdib ng ating mga anak, marangal na wambo. Ngunit kami may kaugaliang sinusunod. Una, ang sinumang lalaking taga-ibang pulo ay kailangang talunin sa isang labanan ang mangingibig ng babaeng nais niyang maging kabya. Ikalawa, kailangang siya ay magbigay ng isang mahalagang handog. Kailan ni Daraos ang labanan? Sa ika-apat na bilog ng buwan. Bakit ho hindi natin gawin bukas? Lalong magaling! Ikaw ang masusunod. Bukas natin ni Daraos ang labanan. Pusa! Pusa! Katahimikan mga kasama! Tumahimik ang sandali! Yan! Konting katahimikan lamang! Magsasalita ang ating pinuno! Ngayon ay sisimulan na natin ang labanan. Ang dalawang maglalaban ay kung maaari lumapit lamang dito. Bago kayong magsimula, ay binibigyan ko kayo ng pagkakataong makaurong. Baka sakaling nagbago ang inyong loob. Ako'y nakahandang lumaban hanggang wakas. Alang-alang sa babaeng aking iniibig. Ikaw, Kameha. Lalaban ako. Kung gayon, simulan ang labanan. Wala nang liligaya sa makasinta. Ang katunayan
kanya nangayad ang pag-ibig ay kakamba. Sa puso ng bawat nilala sama habang buhay, wala nang iligaya sa makasintahan. Pangarap ng puso'y masaksihan naging tunay. Ang katulad ay paghahatian ninyo ang kaluwalhatian at kasawian ng bawat isa. Kameha, ibigay mo sa kanya ang iyong handog. Perlas na itim sa banal na pulo.
ba inihandog sa akin ang pelas na ito? Malaking kasalanan ang nagawa mo, anak. Mahal na Wambo, kinakailangan siyang iharap sa aming hukuman upang pag-usapan kung anong magiging kapalaran niya. Kung yan ang kailangan kayong masusunod. Mga kawal, dalhin siya sa hukuman. Mahal na Taruma, sumunod ka na. Laban ang inyong mga pananampalataya. Subalit kapag kinitin ninyo ang buhay ni Kameha, pagbabayaran ninyo ng inyong mga dugo. Kung yan ang inyong nais, nahanda kami. Alak-alak sa aming batala. Ay, mahal kong ama, may lunas pang magagawa. Nahanda kong handog ang aking buhay sa ating batala. Alang-alang sa katuwasayan ng lahat. Lelani! Huwag mo kumisirin ka! Anong pasyon ninyo, mahal kong ama? Mahal na Taruma, inaakala ko na ang paghahandog ng buhay ni Lelane ay siyang pinakatumpak na lunas upang maiwasan natin ang pagdanak ng dugo sa 20. Tutol ako, bakit si Lelane ang parurusahan ngayon si Kameha nagkasala? Tama yun, si Kameha ang dapat na parusahan. Hindi katiwiran kayo. Ngunit ang kusang loob na pagbibigay ng buhay ni Lelane ay siyang mag-iiwas ng digmaan. Hindi ba tama yon, mahal na Taruma? Mawalan si Kameha. Lelani, asawa ko. Hindi tayo na! Ngunit ama ko, huwag kang susuway sa aking utos. Thy love, 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 th
mahal na taruma. Inanan ni Kameha kagabi ang aking anak. Ano? Itinanan? Oo. Ibig ko sana ibalik mo siya sa akin. Ang totoo'y wala akong kinalaman sa mga bagay na yan. Alang-alang sa aking karangalan ay sinusumpak siyang sila ay wala rito. Tayo na. Mga kasama, umalik tayo. Sa ating mga nagawang pagkakasala. Paano nga ating gagawin ngayon? Nagagalit ang bulkan dahil sa pagkatapak mo sa pulong ito. Oh, huwag kang maniwala sa matanda ninyong kaugaliang yan. Walang kaugnayan ng kapangyarihan ng bathala sa bulkan. Ngunit ang paniniwala ng aking mga tauhan at ng aking ama ay hindi ko maaaring pawala ng halaga. Kaya't pabayaan mo na akong magbalik upang maihandog ko ang aking buhay at na hindi mapinsala lahat ng mga tao. Huwag, mahal ko. Huwag mong gawin yan. Masasaway ang aking buhay kung wala ka sa piling ko. Hintayin na muna natin ang pagbabalik ni Kanoy at nang malaman natin ang pasyon ng aking ama. Ginawa ni Kameha ngayon ay kailangan tayong maganda. Hindi na kailangan. Sabi mo sa kanyang doon at sila mamalagi nang maiwasan natin ang digmaan. Lakad. Ribo, walang salang sila yung lanit Kameha ay nagpunta sa banal na pulo. Tipunin mong lahat ang iyong mga tauhan at puntahan sila ron. At huwag kang babalik na hindi mo siya dala. Pinahintulot ba ninyong yumapak ako sa banal na pulo? Hindi. Ngunit gawin mong lahat ang paraan upang siya mahuli. Masusunod ang inyong utos. Sige, lakad na. Magsisunod kayo sa akin. Mga kasama, dito na lang kayo magsipagintay.
Halina, sa tapon lutoy. May mapahihin tulutan kitang tumalon sa bulkan? Hindi, Lailani. Kailangang mahuli namin siya upang siya maparusahan. Kameha! 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 Sumama si Lailani kila Ribo. Ano? Sumama si Lailani kila Ribo. Ngunit wala na tayong magagawa. Kapaliligiran ang kanilang mataon itong puno. Ayusin natin na mo. Rito. Kung ano man mangyari sa akin, ikaw ang bahala magbalita sa aking ama. Ang baka mo, nasan? Ayun dun. Pakabuli natin siya!
tayo, Uma. Umalis na sila, patungong bulkan. Bakit? Marami pong mga balsang dumarating. Walang salang si Lawambo yon. Sabihin mo sa mga kawal na nagbabantay doon na hintayin dumaong bago salakayin. Opo. Tayo na. Sumama sa pangkat ni Mauka at sabi mo sa kanyang magantay sa aking tawag. At ako nang bahala dito, Noel. Lakad na. Ayaw, dyan na lamang magantay. Akin ang aking anak kung hindi mo ibig dumanak ang dugo. Hindi ko maring ibigay si Kameha. Sapagkat siya'y nagkasala sa aming batala, kailangan siya'y mamatay. At kung minamahal mong iyong buhay, ay huwag kang makialam sa aming kaugalian. Sapagkat kami nakahandang makipaglaban hanggang sa huling patak ng aming dugo. Hinahangaan kita sa iyong katapangan, Taruma. Subalit huwag ninyong sayangin ang inyong buhay sa pagsunod sa makalumang kaugaliang yan. Sinabi kong huwag mong pakialaman ang aming pananampalataya. Mga kawal! Huwag ka kikilos! Mayroon sila! Wambo, ano ngayon ang masasabi mo? Mauka! Lumabas kayo! Lumabas kayo mga kasama! Kanoy! Labas! Mga kasama, labas! Anong masasabi mo ngayong napapaligiran ka ng aking mga kawal? At mayroon pa rin sa likod? Kung gayon, magsubukan tayo ng lakas. Itiwan niyo siya! Manda ka. Nagagalit ang bulkan! Ang bulkan? Denani! Hoy! Ang bulkan! Hindi kayo! Diyan ang may sinapat ng kagamat! Tapos ang lalari! Mag-ingat niya sana! Mabuti nga lang! Madali ka lang, abutin mo siya! Susunod!
nagsasabi mo ngayon marangal na taruma. Tumapa ka rin dito sa iyong banal na pulo. Kailangang parusahan mo ang iyong sarili. Mahal na taruma, nakaligtas niyo po si Lelan at si Lia. Ayos silang dalawa. Hindi na niya kami inabutan. Sapagkat nang magalit ang bulkan, ay iniwalang kami ng kawal. Susunod sana ako sa inyo ngunit pinigilan ako ni Lia. Naroon siya at may kanyang hinahanap. Kaya mahal ko, Mama, magpadala kayo doon ng kawal upang hanapin siya. Hindi mahal ako. Ano ba nakikita ang galit-galit ka? Multo pala si Kamea! Lumubog na ang inyong pulo, kasama ang bulkan na inyong kinatatakutan. Sa wari ko, ang inyong pagkapadpad dito ay kaloob ni Bathala upang ito ang inyong maging bagong daigdig. Hindi kaya? May katuwirang kawamba. Salamat at binigyan mo ng liwanag ang aking isipan. Ako'y nasisihan at ikaw ay naniwala rin sa akin. Kali mong si Kamea ay masawi. Ang magsisilbing parusa sa akin ay walang hanggang kalugkutan ng aking anak. Kaya Wambo, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa kanya. Ang lalong higit na magiging parusa.
ay kung masawi ang aking anak. Umasa na lamang tayo kay Bathala, sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat. Inyong puloy, magbabago na ang inyong kaugalian. Hindi kaya? Marahil! Ngunit bakit mo na itanong? Manyari, ibig kong makasal tayo na hindi na ako lalaban sa mga lumiligaw sa'yo. Ayan ang kaugalian na hindi na maaaring mabago. Ano ka mo? Hindi na magbabago ang aming kaugalian. Ah, kung ganun eh, limutin na natin ang kasal. Panoy eh! Maaaring mamatay hanggat hindi kita nakikita. At kung sakali mang ako'y mamatay, umaasa akong magkikita din tayo sa kabilang buhay. Kamehameha.